Yo mga chong, magandang gabi. At ito yung ating setup for tonight. At alam nyo na, ito yung kaduktong nung ating last vlog na yun nga, na maalam yung ating Poke Loteria, Hanuma Villa, Sumika. So ito, ngayon magta-try tayo mag taxidermy. So, never gets old. Ito, simulan na natin, huwag na natin patagalin. Kung sa mga nakapanood ng unang vlog ko nga pala dun sa taxidermy, tarantula taxidermy, way back, matagal na yun. So I think naalala nyo pa yun. Ito, another chance para ulitin natin to sa ating legendary Pokemon. De, joke lang. Ganito yung unang proseso, binubuksan ko yung kanilang abdomen. Yan o, yung pagitan ng book lungs, dyan ko sila hiwain. So para siyang binubutas, para siyang sinesesaryan, kung yun man yung tawag dun kapag nanganganak ang isang babae. Inihiwain dyan, pero alam ko hindi ganyan yung hiwa. Hindi na lang i-compare. So ito, yan o, kita nyo, may mga lumalabas-labas na katas na. So ayun, simple lang. Kapag nahati na natin, gagamit tayo nitong cotton buds. At ayun, linisin na natin loob. Pasensya na sa mga kumakain. Ayun o. Iisa-isay natin yan tanggalin para maging malinis yung ating tarantula at para hindi rin sila ma-decompose, no? Ayun. Kasi kung ito papabayaan mo, in 24 hours or 2 days, may mga worms na to. Yun yung mga naninibsip yung para mag-decompose sila. Yan, isa-isa yan lang natin. Medyo makatas yung ating Hanuma Villa Sumika. So, medyo matagal pag gano'n, no? Kaya ginamita ko na nitong bulak. Pinanghawak yung tweezers ko. Ayan. Para mas mabilis, marami siyang ma-absorb. Mas malaking bulak, mas okay. Ba't nga ba ginagawa to? Para makatulong dun sa ating preservation, no? Kasi kapag ito ay hindi natanggal, may tendency kasi na mabulok or masama yung skin ng ating abdomen sa pagkabulok nito at matuluyang ma-decompose. Mangyayari lang yun para hindi ito mabulok is yun nga, kung ibababad natin siya sa alcohol, ilalagay natin agad sa resin para manigas doon. At kung ibabaw naman natin siya sa borax method, may tendency pa rin na masira yung abdomen, pero I think okay lang. Pero pag ganito kasi kalalaki na abdomen, nire-require ko talaga to ng ano, taxidermy, which is itong tinatanggal ko yung laman. Pero pag yung mga male na specimen, yung maliliit yung mga abdomen, ganun, ayun, nire-recta ko na yun sa borax method. Binabaon ko na kaagad dun kasi parehas lang. Hindi mo rin mahirapan ka rin magkupit ng abdomen na ganun kaliliit. Baka maputol lang, sayang, di ba? So, ayan. Linis-linisin nyo lang hanggang sa mawala yung katas, yung mga... Ayan o, mukha naman yan. Yung parang mga laman-laman. Ayan, so... Okay, malinis-linis na to. Kumpara kanina, na punong-puno ng yung mga liquid pa, no? Yun. Ako nito para makuha ang maliliit na portions. Enjoy lang isang panonood at ito, kuha muna tayo ng malupit na background music. Yan.
yan, okay. So ngayon, naubos ko na yung mga katas-katas doon para tuloy na nating malagyan ng cottons. Yan, so parang imimimik natin yung dati niyang itsura. Kaya natin siya nilalagyan ng cottons para kumapal lang yung loob at magmukha siyang abdomen. So, bibilog ito para pagka minamount natin, pag pwede na i-mount, maganda tignan. Hindi siya yung parang kulubot or ano man. Mas realistic siya tignan. Ayan o, ilalagyan lang natin tong abdomen. So para siyang staff toy. So hindi nakakaalam, di ba, pag yung mga staff toy may mga parang cottons din yun sa loob. Ayan, so parang ganyan lang siya. Ayan, so tingin ko okay na to. Pwedeng malaking-malaki din na abdomen kung gusto niyo, pero pwedeng yung medyo malaking abdomen, pwede rin naman itong gantong sapat lang. Yung kumbaga sakto lang katulad nung una. Ayan, so hindi natin ito tatahiin, guys. So ang gagawin natin, simplest and easiest way is yung paglagay ng glue, no? Yung mabilis na fast dry. So lagyan natin to. Ayan. Ayan, so ito yun, super glue. Okay, so para magdikit siya, pwede rin naman yung mga, alam nyo na, hindi ko na lang babanggitin, baka makapiright tayo. Yung mga nabibili sa tindahan na lang, yung medyo mahal na matindi rin yung pagkakapit ng kanyang pandikit. Ayan, so tingin ko okay na to. Yun, share ko lang din yung sa sternum kasi minsan pag malalaki na species na ganito, pinubutas ko rin talaga to, tong sternum. Tinatanggal ko nga to eh. Pero ngayon, hiwain ko na lang, pakita ko lang sa inyo na meron din siyang katas or meron din siya kasing kailangan tanggalin na laman. At marami kasi yung iba na nami-miss out yung ganito, hindi na siya nasasama. Tendency na mamaho din talaga for a couple of days. Talaga na mamaho siya, sobra. Parang amoy patay siya. Kasi kaya ganun, sabi nila, nakalinis ko naman yung abdomen, ganun, ba't namaho pa rin kuya, Gorby? Ganun, tinatanong ako. Sabi ko, hindi, na-miss mo yung sternum eh. Kasi yung sa video ko nung una, wala, hindi ko nalinis yun. Hindi ko napakita. Na-skip ko yun. So ito, mapakita ko na may laman din kasi to. May mga, alam nyo na, ayan o. Ito, malinis yung cotton buds ko ha. Ayan o, kita mo. May ano rin siya. Ayan. So kailangan malinis mo yan. Kung matyaga ka, binubutas yung bilog niyan sa sternum, tapos tsaka ikakabit. Pero ayan, pakita ko lang sa inyo. Ayan o, dito mo lang siya. Yung iba paikot eh, pabilog. Pero ako, iniingat ako kasi minsan nadadali yung legs, napubutol. Pag yung minsan sobrahan yung pagkakagupit ko. Ito yung the borax method. Ayan o. Ito, dito ko sila na nilulublob. At yeah, ito naman, mabilis lang yung the alcohol method. Ayun, so maraming salamat sa panonood ulit ng Gorby Exotics. Supportahan nyo tong YouTube channel natin by subscribing. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. At pakishare na rin yung video pag nagustuhan nyo yung ating vlog for today. So maraming salamat po. At yeah, Gorby Exotics. Peace.